volume. Nitong mga nakaraang linggo ay naitala ang tuloy-tuloy na pag-ulan, hindi lamang sa probinsya ng Pampanga, kundi pati na rin sa ibang parte ng bansa. Ito ay dulot ng southwest monsoon o habagat na pinag-igting ng bagyong Egay at Falcon. Ang sunod-sunod na pag-ulan dulot ng mga nasabing weather disturbance sa mga nagdaang araw ay nagdulot ng pagbaha sa malaking bahagi ng Pampanga. Narito ang tala ng bilang ng mga flooded barangays. Mahigit kalahati ng kabuuan ng mga barangay ng Pampanga ay nalubog. Dahil sa epekto ng malawakang pagbaha, idiniklara ng sangguniang palalawigan ang probinsya ng Pampanga under state of calamity base sa rekomendasyon ng PDRIMC noong July 31, 2023. Dahil sa malawakang pagbaha, nakapagtala din ng mataas na bilang ng affected population sa 18 LGUs. Upang maiwasan ang pagkakaroon ng casualty, nag-implement ng preemptive at forced evacuation sa mga high-risk areas. Ang PSWDO ay nakapagtala ng mga sumusunod na bilang ng evacuated individuals at families sa probinsya. Lubhang naapektuhan rin ang agriculture, fishery at livestock sector ng dahil sa pagbaha. Mayroon ding mga reported damages sa public infrastructure sa ibang mga bayan. Inaasahan na dadagdag pa ito kapag nakapag-assess na ang mga city at municipal engineers paghupa ng baha. Upang matugunan ang mga epekto ng nasabing sakuna, agarang namigay ng relief assistance sa mga affected families sa iba't ibang bahagi ng probinsya ang Pampanga PDRIMC. Nagpaabot na din ng agarang tulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga private organizations sa ating mga affected areas. Thank you po. Maraming salamat po. Okay, let us go through the usual procedure. Meron pa ba tayong rine-rescue? Wala na po. Wala na. So tapos na yung ating rescue phase. We are now in the relief phase. Apo. I saw the number of the evacuees. Unang-una, yun sila ang kanilang ang ating priority. Of evacuees altogether, how many are still inside evacuation centers? Also, pati na yung ano yung nasa labas na, pero na displaced. Inside bus 2,101 families, sir. Ah, ito yon. 2,000 oh iba to. 2,111 families. 7,700 individuals. Pero 2,111 families pa ang
naiwan sa evacuation? Nandun pa sila ngayon? Apo, different evacuation po. Oo, sige. And the barangay level po. Meron pang 191. Outside evacuation sa mga pamilya, sir. Oo, na families. Apo. Okay. So, that's as usual, we attend to this first. How are we doing in terms of relief? Our food packs, hygiene kits, sleeping facility. Just to give you an idea, I saw the 30,000 food packs that came. Pancoras 5,000. Right now, we've released 71,000 to the province of Pampanga. Nandito na. Nandito na ho. Nasa iba-iba na. Okay. 71,000. And as a grid kay Gov, we still have 65,000 for release. Sila Gov na ang kumukuha sa... Of course. Manila. Oh. Washer sa Manila. Oh. We've released 71,000 and we're bound to release another 65,000 na ready na ho yun for release. Ho. Okay. Then we're going to get to the point, again, since we've done this before, we'll get to the point na hihingian na tayo ng cash ng mga evacuees dahil kailangan nilang bilhin ang mga iba't ibang bagay na hindi naman kasama dun sa food pack, hindi kasama sa hygiene kit, hindi kasama dun sa mga ating binibigay. So they ask for cash. So we should be prepared for that. Oh, go. Yes, sir. Nag-usap po kami ni Secretary Rex, sir, regarding po dun sa assistance po dun sa mga affected families. Binigay ko na po yung figure kay Secretary, sir, para mabigyan mo ng cash assistance. Ilan ang nangangailangan at magkano ang ibibigay natin sa kanila? Do we do it in one single payment or over a period of time? Well, LGU ang namamahala dyan. Opo, magtutulungan po kami ng DSWD, sir. Ang mga affected natin, yung farmers, sir, yung more on coastal barangays, yun ho yung hindi nakapangisda, hindi nakapaglabas during time nung bagyo, sir. And then yung mga farmers natin, around 10,000 plus po na farmers natin na totally nasiraan po talaga ng tanim. Mr. President, we met ni Gov and ni Vice Gov nung Saturday. They were waiting for the proposal which they will submit today, but the cash is also ready na. So once we get the proposal, I told nga Gov and Vice Gov that we can start the emergency cash transfers this week. The moment we get the proposals or the actual counts. But these are for those evacuees, still evacuees. No, sir. Actually, based on our discussion, yung mga severely affected families, the ones whose livelihoods hindi nakapaghanap buhay, those that did not go fishing, yung mga hindi nakapagpamasada, hindi nakapasada, the poorest of the poor na na-identify ni Gov and ni Vice Gov po, sir. Okay. All right. That DA will try to see. Kailangan ng assessment ng DA on the agricultural damage so that para makabawi tayo kung pwede pang habulin yung season. Depends. But I have here the figures for rice, fisheries, high-value crops, corn, at saka livestock. So, siyempre, yung pinakauna rito yung rice. Where's your OPAG? Sir, our regional director of the Department of Agriculture. Oh, ikaw na lang. Oh, sige. Teka, sa rice, anong state ng crop? Yeah, actually, sir, almost 90% ng damaged crops, sir, are on the seedlings at vegetative state. We have enough seeds, sir, na pwede natin ipamigay kaagad. So, mahabol pa natin yung season? Yes, sir. What about dito sa fisheries? Medyo mabigat yung dito. Medyo mabigat ang damage. So, we are going to have to provide alternative. Hindi naman pwede basta mag-depend lang sa handout. Kailangan natin bigyan ng chance ulit na makabalik for at least for the season. Meron silang, remember, pasokan na ang 28. So the farmers need to pay their children's school. So kailangan natin mabigyan sila ng kahit papano, mabigyan natin sila ng tulong para one, they can survive
And number two, yung mga pangangailangan nila na bibigyan natin ng nakakatulong tayo sa kanila. Right. Yes, sir. We have actually sa Department of Agriculture, sir, sa atin, sir. Hinihintay namin yung release ng excise tax ng tariff noong 2022. We have 18 billion na kolekta, sir. Automatic 10 billion will be allotted for the machinery, seeds, and credit. So, mayroon tayong exist na 8 billion, sir. So, yun yung pwede nating ipamigay na sa mga rice farmers, sir. At 5,000 each. 5,000 each? Yes, sir. Okay. Ilan ng bilang nyo ng farmers? Rice nationwide, sir, that's about 1.6 million. No, for here, for area. For Pampanga, sir, as reported by the governor, 10,000 farmers po yung affected, sir. So we could... For Pampanga, you mean? Yes, sir. Oh, sige. All right. So 10,000 more or less? Yes, sir. Oh, sige. All right. So yung sa fishery yun. High value crops medyo meron kompleto rin naman tayo sa ano sa binhi. At saka yung mas mabilis ang cycle ng pag-ano ng high value crops. Yung mais we can also give see pero again what state was the crop in? Yung sa mais, sir, as a seedling and vegetative state, so we could easily... So bagong tanim lahat? Yes, sir. Okay. We could easily have it replanted, sir. Yung livestock, ang siguro pwede rin tayo makapag-provide nyan. At least yes, para sir. Makahabol. Para may... Yung high value crops, medyo meron kompleto rin naman tayo sa ano... It does not only apply to the necessary to the livestock raisers kundi for everyone because meron sila para meron silang hanap buhay. Oo. So that's generally yun ang plano ng DA when it comes to these floods and disasters and storms is that kung ma-rescue pa, mahabol pa yung season ng planting season, halimbawa palay or corn. Then we try to do it. Then provide kami ng binhi or rescue natin yung mga ibang lugar. High value crops is relatively easy because we have plenty of seedlings. Number one, number two, the cycle is much faster than palay and then mais. Oh, yung livestock ganun din. Yung livestock ang ginagawa namin hindi lamang yung mga nawala yung mga livestock talaga na nagpo-produce ng livestock na nag-aalaga ng baboy o ng manok ay binibigyan din namin ng livestock yung mga iba nang wala nang gagawin. Wala na silang hindi na mahabol yung season, hindi na maano ng planting season. Eh, para lang meron silang between the high value crops and the livestock para matulungan naman sila. So that's what we are doing in the on the agri side. Can we now go to the infra damages? Puro flood control, puro water flood control, water ano ito? Yung slow protection, no? Daming nagsira. Bakit nasira yung slope protection? The slope protection exists precisely to avoid this kind of landslide. Paano nasira? Public Works, please answer. Director Talentino po ng DPWH Region 3. So yung pong mga earth dike, dahil po sa lakas ng mga current ng Pampanga River, nagkaroon siya ng nasira po yung mga old existing dike natin. That's why sa lakas po ng volume na dumating sa Pampanga River, sa lahat po ng mga tributaries natin na na-damage po yung mga luma na, yung lumang-luma na ng mga 10 years ago. So, okay, so anong plano? What do we do now? Yeah, don't tell me, basta aayusin na naman natin yung dike para masira ulit for the next one. Kailangan na may bagong plano. Mayroon na po. We need a new design. Binabalidate na po namin, nakipag-usap po kay Secretary Manny Panoa na ang sabi po niya is isasubmit namin sa NDRRMC for the funding purposes.
Puro itong flood control, earth dike, slope protection, flood control, culvert, dike, shoulder. Puro sa ano ito eh. This does not include, how about yung ating what we refer to as lifelines? Lifelines, yung mga kalsada, yung mga tulay. Sir, hindi pa ho nakakaikot ng gusto yung public works po natin, sir, for assessment. Kaya for initial assessment pa lang ho to. Underwater pa rin ho yung... Ba't di lumalabas yung tubig? Yeah, of course. Yeah, ho. Red, yan. Yan. Congresswoman Ana York Bondong. Good morning po and thank you very much po for visiting our province. Malaking bagay po sa amin ito. I am the Congresswoman of the 4th District of Pampanga. I-clarify ko lang po, no, there are 198,000 affected families. I would like to let you know po, everybody in this room, 100,000 po na affected families ay nasa distrito ko. So 50% po of the families that are evacuated. At sa amin, hindi na po in-evacuate kasi hindi na po kaya na evacuation center. Walong bayan po ang naging evacuation center mismo. They all piled po into the four-story classroom building po or two-story classroom building kasi po yung bahay nila hindi na po makayanan. So, right now, baka ho, the water is existing. So, tama po yung tanong nyo, bakit po hindi makalabas yung tubig? And I would like to share, no, ang dami ko pong in-interview ng mga tao. This is the worst flood since 1972. I know it's shocking. I know it's nakakabigla. But since the tail dike was breached po in 2012, this is now the worst flood that has happened. Never before po have I seen four towns become a sea. Dagat na po. Makabebe, Masantol, Santo Tomas, San Simon, and Minalin. Ngayon po, the level of rainfall that fell was actually normal. Normal rain, normal bagyo. Hindi po siya abnormally strong na bagyo. So upriver po, yung tubig na pumunta doon, okay lang. Pero sa downriver po, there was mysteriously a new source of water na bigla pong normally the baha sa baba takes days kasi bababa po yung tubig mula sa taas. Sa Santo Tomas po, 2 hours lang po, at sa Palit and Minalin, 2 hours lang po, may tubig na. So mysteriously, hindi po galing sa taas yung tubig. There was some new source. And the water was so overwhelming po. And it remains to be overwhelming today that the NLEX was already breached, which has never happened po since bata pa po ako. I have never seen sandbagging or pumping out of water sa NLEX. Ito po talaga ang nakadisrupt po, hindi lang po sa province of Pampanga, but the entire Luzon business, security, safety, ay napinsala po. So our one and only road going to the north, to Metro Manila, ay hindi po nadaanan, and that is the NLEX. We have an alternative road, the MacArthur Highway, na dahil po sa problema, na-crash na po si MacArthur, and nobody can pass there up to this day. Abot kita po yung tubig last Sunday. So, I would like to say that this is probably the worst flood. Not in terms of agriculture po, yung sinabi niyo po, we are very grateful. Kaya lang po sa taas, where we mostly plant, which is Candaba, San Luis, luckily, maliit lang po yung seedlings. So wala pong masyadong nasirang rice. Though if you want to give help, okay lang po yun. But to be very honest po, it was not as devastating upstream. Yung downstream po, and today we still have a lot of water. And kinatatakot ko po sa NLEX, baka po mag-last po ng weeks to months. And every time it rains, the same thing will happen. So sana po matulungan niyo po kami, and we are very willing to work with you po. Yeah. Let's first, I'm happy that former Secretary Babe Singson is here because siya talagang pinag-aaralan niya itong takbo ng daloy ng tubig. Siyang gumagawa ng plano para sa ating flood control.
Is there a particular reason why the water has collected and has taken so long to dissipate? Good morning, Mr. President. Good morning, everyone. I was just explaining earlier this morning kay former President GMA at saka kay Governor Pineda that really the reason for this is that the whole water system or waterways in Bulacan, punong-puno na talaga. And therefore, the water that comes from Pampanga River, hindi makalabas. Because the natural drain of all of the uplands or upstream water, ang pupuntahan niyan Manila Bay. Okay. So since the waterways in Bulacan, because of the talaga excessive releases of water, from both Bustos at Ipo Dam, eh talagang punong-puno yung Bulacan Rivers. No? Hindi ho makalabas yung tubig galing Pampanga. So, again, as I was proposing, the solution here, the permanent solution, is water impounding upstream. The main reason, Mr. President, why Bulacan River is clogged, between Bustos and Ipo, no? Ang sinasabi sa amin ng NIA, because we've been meeting with NIA as well, si Administrator Gillian, 100 MLD or volume ng gagamit sa Bustos. Pero sa Ipo, 700. Wow. May malaking volume na sumusubo between Bustos and Ipo. And this is from Bayabas River. So dapat mag-imbak na doon sa Bayabas, i-retain yung tubig doon, wag nang i-release habang bumabagyo. Para ganon, medyo may carrying capacity po yung Bulacan. At makakalabas naman si Pampanga River water. Now, as far as Pampanga, the solution there is water impounding upstream San Antonio Swamp and Candaba Swamp. Para ganon, during disturbances like this, yung excess water capacity of Pampanga, itatabi nyo muna dun sa water impounding both in San Antonio at Candaba Swamp. And release that when there is already carrying capacity on Pampanga River. When you speak of impounding the rainwater, how big a mga studies naman ho yan. We estimate Candaba might take 200 hectares. Depende kung gaano kalalim ang huhukayin niya. Ganon din mas maliit sa San Antonio Swamp, but ang problema kasi, from San Antonio, napakatariko ng riverbeds. So dadalhin talaga niyan lahat ng putik and the scouring that happens along the way, sure, eh talagang massive. Putik lahat. If I may. Yes. I'm sorry, very, very sorry to interrupt. Secretary Babe Singson, I'm saying this po in front of the Mayor of Candaba at lahat po ng 4 distrito. Hindi po kami papayag sa impounding po sa Candaba Swamp. That is a wrong concept and we are not going to allow that. At dyan po sa Candaba, dyan po nag-umpisa Hukbalahap movement. If you want a security problem, sirain niyo po yung hanap buhay po ng lahat ng mga magsasaka sa Candaba. Mag-walk out po kami dito. Ma'am, excuse me. The total Candaba Swamp is 2,000 hectares. Okay. Now, imbis na nababa yung buong 2,000, like what's happening today? Sir, Candaba Swamp and impounding is not the problem. There are many problems that includes, number one, subsidence for downriver. Number two, I'm sorry? Subsidence po is sinking of the land. But that's what precisely what he was explaining, is that hindi na nga napuno na eh. So, hindi natin, sa downriver sa inyo, kaya nga hindi na bumababa yung tubig dahil puno na dito sa baba. Na iimbuto po. Kaya nga, pero hindi, this is not something that we're doing intentionally. It is something that has happened because napakalakas ng ulan. Hindi po napakalakas ng ulan because the water in Candaba. Napakalakas ng ulan dun sa taas, kaya bumaba yung tubig. Yes po, but all the right. Water level was that's not instead abnormally of, instead high. Of, instead of arguing about it, what do you suggest? Ito po ang suggestion ko. Number, I will go reasons, no? Sige na po, okay, excessive rain. But this is not the largest storm that ever hit Pampanga. Number two po, silting po. The rivers are silted down. Let me focus you a little more clearly. What is your objection to the plan as Mr.
Mr. Babe Singson has just... My objection to the plan, Candaba po, is this has been going on for a long what time. What has been gusto going po on? Nila, yung tubig po sa Candaba gagamitin po sa kanilang waterworks. Ngayon po, Candaba is, ito lang ha, food security po ang importante sa Candaba. Hindi po natin pwedeng galawin. And number two, this is private land. Hindi po pwedeng mag-impounding lang po okay, ng tubig so what's the dun. Solution? The solution po is to continue dredging, to check po on the flood control plan po of the Bulacan Airport okay, to make sure makalabas po yung tubig. Having supervised and administered all these dredging projects all around the country, they are temporary and exceedingly expensive. Sir, meron po kaming Korean loan that's going to happen. So sana po matuloy yeah, but po yun. Everywhere that we dredge, bumabalik din eh. Hukay ka ng hukay, tapos after 6 months, wala pang 6 months, puno na naman. Ang meron po namin is dredging with slope protection. That is the subject of our Korean loan. The siltation does not come from the slope. The siltation comes from upriver. Totoo naman po yun. Oh, it's upriver dahil nakalbo na yung mga bundok natin. So bumababa ang topsoil. At kahit na i-dredge mo, bababa pa rin yan. So that's the problem. You cannot continue to dredge. Number one, I will tell you. First, it is a very temporary solution. It lasts for, maganda na yung 4 to 6 months. Tapos magde-dredge ka ulit. Number two, napakamahal gawin. So, we cannot continue to do this as a solution na every season magde-dredge tayo. Tapos magde-dredge ka ulit. Conclusion. Now, the Candaba Swamp is not being proposed to be used as for one thing or another except as an impounding to keep the water up here na hindi bumababa. Hindi naman sisirain yung hanap buhay doon. Swamp na nga eh. Dadagdagan lang ng tubig. So I know you feel strongly about it, but I don't quite understand why. Ito lang po, no, sa Candaba Swamp po, this is very important. Food security po ang Candaba Swamp. The Candaba po, 3 plants, 3 times a year. Pag linagyan niyo po yan ng tubig, dadagdag naman po ang rice import natin. In fact, the 4th District of Pampanga is the only rice-producing region right now in Pampanga. Pag i-impound nyo po yung tubig, wala na pong rice dito. Ayaw sa amin. Sir President. We ask the Mayor of Candaba po to let us. I am the Mayor of Candaba. The project of the former Secretary way back 2013. And those affected farmers, families, more than 9,000 in Candaba of that 2,000 hectares. Mr. President, wala silang pinropose sa amin that these 9,000 affected farmers will be given another job. So kaya tumayo yung mga kapangpangan, yung mga taga-Candaba before, and we oppose this with Congressman Rimpi Bongo. Na ayaw namin sa Candaba. I will interrupt here. Pinag-uusapan lang natin yung technical solutions doon sa baha. Okay? Yes, sir. So, ito ang sinasabi na maaring solusyon. Ngayon, tama ka. Like a good LGU executive, inaalala mo yung hanap buhay ng mga mawawalan ng hanap buhay. Ang pagkakamali sa unang proposal, hindi nagbigay ng kapalit. Tayo naman, kung gagawin natin, may kapalit. Hindi na, wala tayong interest na sirain ang hanap buhay ng 6,000 na farmer. Di ba? So we will do that. But what we are trying to do right now is to assess the technical aspects of the flooding. Ano ba nangyari? Bakit hindi bumababa ang tubig? Ano bang maaari nating gawin? Ngayon, may epekto yan. Sasabihin natin, ilalagay natin sa swamp. Paano nga yung mga nagtatanim dun? O di maghahanap tayo. We will find something else for them to do. We'll find another piece of land. Hindi naman natin sila pababayaan. Thank you. Pag nangyari yun, magre-resign na ako ng DA dahil sir, mali na yung you, aming, Mr. President, hindi na tama yung aming yung plan. No. Congresswoman Ana York na dredging and desilting. Yeah. Kasi bata pa ako, lumaki ako sa Candaba, nakita ko before,
malalim yung Pampanga River before. Mm. And now, yung Arayat, Candaba, San Luis, kapag hindi tag-ulan, naglalakad na lang ang mga tao, masyado ng mababaw, Mr. Former Secretary. Siguro, bigyan ko ng suggestion yung kay Congresswoman Ana York. One of the solution, aside from that, gagawin nating water impounding ang Candaba and other municipalities, from Masantol, paakyat dito sa amin, i-desilt natin, i-dredge natin. Mr. President, payag naman kaming mga mayors na bigyan niyo kami mga dredging machine with our budget, tutulong kami na continuously i-dredge namin yung area po namin. Well, ang nangyayari po kasi ngayon, may mga dredging tayo na hindi tumatakbo po yung iba. Kaya ang Pampanga River, masyado nang mataas yung bed niya. Kaya pagdating po ng tubig, nag-o-overflow ka. Teka, naliligaw tayo eh. Ang usapan dito, ano ang gagawin, bakit matagal bumaba ang tubig? Number one, paano natin, dahil nga malakas ang ulan. This is what people, kailangan maunawaan ng tao. Lahat ng karanasan natin tungkol sa panahon, wala na yan. The weather is changing. Hindi na tayo babalik sa dati. Ganito na ang climate change. I'm sorry, it's really bad news and we all don't want to deal with it, but we have to. I'm sorry, but ganyan na ang nagbago na ang mundo. At yung mga inaasahan nating season, planting season, wet season, dry season, di na sumusunod. Yung ganitong klaseng pagbuhos ng ulan, doon sa amin, doon sa norte, nung dumaan yung Egay, the last time that nakaramdam kami ng ganun, more than 20 years ago, bumalik. Kaya hindi na maari na gagawin natin yung dati nating ginagawa. Dahil it doesn't work anymore. We have to think of new things. We have to be more attuned. Kailangan na unawaan natin na mabuti ang problema ng climate change, ano ang naging epekto dito sa atin. So that's the first thing that we, kaya yan ang una dapat nating maunawaan at matanggap. Yan na talaga ang katotohanan ngayon. Hindi na talaga magbabago. Yung dating summer natin, Mayo, Abril, pagkatapos ng summer, magtatanim tayo, January, nagmi-mill na tayo, wala na yan. Alam ko, nahihilo tayong lahat, pero wala na yan. Kaya kailangan natin mag-isip ng mga panibaw. Kung umulit ito, mag-dredge tayo, sabihin natin. Ha? Tapos dahan-dahan, bumaba ang tubig. Mga 6 months from now, umulan ulit ng ganito. Anong gagawin natin? Baha ulit. Sir, may I? The last time, if I remember, nung way back 2010, Secretary, na pinaistap po natin ang desilting project, tama po ba? Mm. So from that time, itong mga dredger po na na-assign dito sa province ng Pampanga, sir, we have, I think, 8 dredger machine, boss. Kaso, boss, here's the mayor, they all know na pag tumakbo itong mga dredger natin na to, swerte na tumakbo ng 3 beses sa 1 linggo at sa 2 oras lang natatakbo. So there's no accomplishment po. From 2010, walang major accomplishment itong mga dredger na to. Kanina yung dredger? Under public works po, sir. Public works? Opo. Ang hindi ho kasi namin maintindihan, if they're dredging, sir, hindi naman ho tayo aabot sa ganito. Silted po talaga yung lugar, sir. Pero it's been how many years? More than 10 years na walang malaking major desilting na nangyari po sa province. So, naipon po na naipon yan. Meron nga ho tayong dredger, hindi ho natin pwedeng sabihin may performance po to dahil 2 beses sa 1 linggo at 2 hours para nang nagpainit ng makina itong mga to para patakbuin. Okay, so... If they have accomplishment, there must be a spoil site. That's another... Okay, so ayusin natin yung dredger. Opo. What now?
Pag naayos natin yung mga dredger o kumuha tayo ng bago, ano ngayon ang gagawin natin? Napapasalamat po ako, sir, dahil naghahanap kayo ng talagang permanent solution. Malaking pabor po sa probinsya yan. Papasalamat po kami. There's other study or what study that we can present po okay, para sa permanent. Let's put that. Ito, I'm sitting here. Nakaharap po kayo lahat. Ayusin natin yung mga dredger nyo. Malapasalamat po kami doon. Ano ngayon ang susunod natin gagawin? Sir, ito po. Meron po kaming Korean loan to clear up the downriver para po bumaba yung tubig. So sana po matuloy na yon. We have finished phase 1 and phase 2 nasa NEDA na po. Kung sakali pong susuportahan nyo po, the Koreans po will do a big loan, will do po a big flood control po downriver to help the water come out. What is the ODA po yan? No, wait. What is the program? Where is it located? Malolocate po siya. Yung proposal? Opo, malolocate po siya sa bayan po ng Santo Tomas, Minalin, Makabebe, and Masantol. We will widen po yung third river, which is one of the largest draining tributaries po, with slow protection. So yun po talaga, tuloy-tuloy po. Kakalkalin po yan and it will be moved to the Here's the problem. Kung hindi maayos yung downriver ng Bulacan, kahit may slow protection yan, kahit pinaano mo yan, hindi pa rin mababa yung tubig. Kahit na ayusin natin yung ilog ninyo, palaparin natin, maglalagay tayo ng slow protection, kung hindi lumalabas yung tubig dito sa baba, babalik. Hindi pa rin lalabas yung tubig dito sa inyo. Ay, lalabas po yung tubig once we do this. Because but the it, river is one of the main, okay. let's go Let's go back to the beginning. The reason that ang dahilan kung bakit yung ilog ay hanggang ngayon ay masyadong malaki pa. Dahil walang mapuntahan. Okay? Dahil, ganito nga, napakalakas ng ulan na puno na nga sa downriver. Kahit ayusin mo yung ilog mo rito, kung wala pa rin pupuntahan yung tubig, pareho pa rin ang problema. Wala tayong na-solve. Pinalaki lang natin yung ilog. Wala nga lalabasan eh. Wala pa rin lalabasan eh. Babe, what? maybe you can explain it better than me because you're the technical. I think there is a total misconception when I say impounding. Hindi ko naman lulubugin yung buong Candaba Swamp. Out of the 2,000 hectares, we're saying 200 hectares, wala pang 10% ang ilulubog mo lang. So that the remaining portion of Candaba, all season, pwede nyo lang gamitin. Hindi ka pareho ngayon. Ano pwede nyo itanim dun? Wala. Itik lang inaalagaan dun eh. No. So I'm saying, out of the 2,000 plus hectares of Candaba, okay, pwede ba yung gobyerno bumili ng 100 or 200 hectares? Kayo na magsabi kung saan yan, and then we will do the impounding doon lang. Hindi yung boom. No. I never said impound water okay. In the whole 2,000 hectares. Kasabay nun, yung mga ma-displace, kami naman sa national government, ayusin namin ang lagay nila. We will bring them to wherever it takes. Malapit, baka malapit lang doon sa kanilang tinataniman. Hindi namin gagawin yun na pababayaan yung mga tao. No, I think, Mr. President, it's easier to address the displacement of the 200 hectares than the 2,000 hectares. Anyway, we have to listen, of course, to our local officials. No, kung hindi natin gawin yung pag-impound sa Candaba Swamp, anong options natin? Sir President, we will ask the former secretary to present the program sa mga mayors para maintindihan okay. po namin. Okay, ayun po. Okay, yun po. All right. That's the okay. We have a short-term solution. We'll fix the dredgers. Number one. Okay, so that's our emergency short-term solution. Thank you po. Ngayon, pag-aralan natin itong mabuti. Kaya kailangan nakabukas ang pag-iisip natin dahil kailangan mga bagong solusyon dito sa bagong sitwasyon ng climate change. You ask any farmer,
kahit saan sa buong Pilipinas, mga nagsasaka, tanong mo kung anong nangyari sa weather, hindi nila maintindihan na. Pumupunta, lumalapit yung farmer sa amin, nagtatanong kailan kami magtatanim. Ito pa, yung magandang tanong dun sa Cagayan. Sabi, ano itatanim namin? Wet season, dry season? Hybrid o inbred? Di rin namin masagot. That's the situation, yun ang, katotohanan ngayon. That's the new reality that unfortunately we have to face. At again, ang Pilipinas, we are one of the most vulnerable sa climate change. So we have to adjust. Yung mga hindi pa natin ginagawa noon, kailangan na natin isipin kung paano talagang gagawin. We have to come up with new solutions. Hindi natin pwedeng gawin yung ginagawa natin dati. Dahil yung ginagawa natin dati, itong naging resulta. So anyway, yeah, we'll study that further as a long-term solution. As a short-term solution, I think the dredging is a... urgent, sir. Yun lang ang ating ano, yun lang ang ating option na immediately makatulong. Sir, pakiusap ko po siya nandoon sa mga dredger machine. Imbis na magpakontrata tayo to dredge that one, ibili na ho natin ng owned by the national government. At least diesel na lang ho ang maintenance natin yearly. Kasi pag pinakontrata natin yan, sir, parang bumili na rin tayo ng mga bagong dredger machine at masasayang lang po yung pera. So better na we purchase on our own para diesel na lang po yan. And it will not yearly, sir. Malabo pong yearly yan. Because it's been how many years na hindi na dredge. Baka after dredging natin, it takes 3 years, 4 years baga magiging silted yan o 5 years. Oh, sige. Okay. That's another problem. I suggest lang po na bumili na tayo kaysa ipakontrata natin yan. Almost same price. At least we have our own dredger machine. Mas makakatipid po tayo doon, sir. So, sino mag-operate ng dredger? Sir, there's a budget yearly on the public works regarding sa maintenance and diesel po niyan. Meron. Pero iba ito. Same machine, sir. No. Ibang project ito. Sino mag-operate? Kaya kinokontrata yan, dahil ang katotohanan, hindi ganun kalaki ang DPWH na kaya nilang mag-operate ng dredger. Kasi hindi lang naman dito eh. Sa buong Pilipinas, meron yan. They have the same problem. Public works, hindi nila kaya, kahit bigyan mo ng maraking pondo yan, hindi nila kaya gawin. They will subcontract it pa rin. Well, see, sir, baka kaya, pwede natin pagtulungan with the province. Yun na nga sa suggest ko. Yung LGU, magtulungan na lang kayo. Mamonitor nyo pa kung magandang patakbo o hindi. Kung maayos yung machine o hindi. Hindi ba? Sige po, sir. Tulungan po tayo. Kasi pag-isipan natin, baka dun sa ating ginagawang LGU na devolution, isama na natin yan. Opo. Pero sir, wag na yung lumang machine yung ibibigay sa amin, sir. Sa ulo yun, baka bigay po sa amin yung lumang machine. Sakit na po sa ulo yun. New machine, sir, then we commit on our funds para sa LGU. There is a suggestion here that we provide new alternative roads and bridges to the NLEX. So, yeah, but what do we do with NLEX? Yeah, because of the flooding, not because of the NLEX. Yeah. Time will come, sir. 5 years from now, talagang hindi ka na makakatakbo na maayos sa NLEX at big volume na ano. I think... Yung NLEX, may paraan din yan. Yan, si Sec Babes. Mr. President, we are committing in front of you that we solve the NLEX San Simon segment. Yung San Simon. Ang nangyari yung po dun kasi, yung napakababang portion nun dun sa San Simon, pinakamahaba nun 200 meters lang. And the highest level was less than 0.7 meters. Ang problema doon, meron local bridge, Tulaok bridge sa ibabaw. So, DPWH, based on my conversation yesterday, pumapayag na sila for us to raise that portion by 0.7
and mag-iiwan po kami ng clearance na 4.5 meters. Oh, malaki na yun. Ang mga kadando, yung mga legal na truck. Ang illegal, yung mga nagdadagdag ng hindi makakadaan, maghanap sila ng ibang alternative. So, we hope we will be able to finish that in about 3 months. So, may solution mo doon. Yeah. We will do a box culvert bridge. Parin tubig, dadaan na lang sa ilalim. Okay. So, we can study the alternatives, but right now, the critical point is unless, tsaka maliit lang eh. Kakaunti lang eh. Maayos lang yung section na yun. Yung problema na pinag-usapan natin, wala yan. It will go. And this is just an indication of why bago na ang sitwasyon. Nung linagay yung NLEX dyan, hindi na, yan, si GMA, ano project na yan. Pinag-aralan na mabuti yan, hindi naman inaabot na talaga ng tubig. So ngayon, nandyan na ngayon, inaabot na ngayon ng tubig. Kaya gagawa tayo ng remedyo. Yes, ma'am. Sir, ako po yung mayor ng San Simon, Mayor J.P. Punzalan. Oo. Actually, long time ago, nag-uusap po kami ng mga tao ni NLEX, no? Sila Kiko Tagoy, Coach Alan Gregorio. Pinag-uusapan na po yung problema dyan sa Tulaok Bridge. Sa ngayong dumating na po yung problema, kasi noon, pinaproblema, mababa yung Tulaok NLEX. Ang problema po doon, yung tulay, pababa din. Ang suggestion ko po, nung araw pa, itaas po yung tulay para maitaas po yung level ng NLEX, San Simon portion, pero hindi po siya nagawa. Ngayon, kaya nagka-traffic-traffic, sabi nga ni Vice Gov, sobrang sikat na yung San Simon, buong mundo. Ang problema actually, po, nung bunanway po yung mabilis NLEX, yung 5 hours. Marami pong... Nag-one way po yung NLEX San Simon portion. Yung truck, dapat padaanin po doon sa malalim na tubig. Pwede naman po yung light vehicle sa gitna. Ang problema, both sides, ginawang one way. Kasi po yung mga truck, they can go today sa malalim na tubig. Kaso, pinag-isa po ninyo. Kaya nagkalintik-lintik yung traffic. Yun ang nangyayari po for the past 5-10 days na ang traffic na apektuhan ng Metro Manila at ang North, yun po yung nakikita ko solusyon na pinag-isa lang po yung linya, tinabi, pinamp yung tubig, hindi naman po maubos-ubos dahil hindi naman maubos, hindi bumababa yung tubig. So ang nakikita ko po solusyon, for the meantime, padaanin po yung truck dahil hindi naman po lulubog dun sa lower side, dun sa gitna yung light vehicles. Ang ginawa po both sides, pinag-isa nyo yung daan, nagka-traffic-traffic, nagka-lintik-lintik yung traffic natin. Kaya yung tawag sa akin, ang magagawa ko, hindi ko naman kayo kontrolado. At the same time, ang sabi nyo, maghanap ng alternate route, yung exit po ng San Simon is part ng NLEX. Ang sabi ko po sa kanila, dahil apektado ang San Simon, Santo Tomas Minalit, Makabebe, Mazantol, Kalupit, itaas yung portion ng Caltex, hindi nyo po tinaas. Paano magkakaroon ng alternate road? Quezon Road, ganun din, baha. Okay, mayor. Ngayon, so, itataas na. Mayor. Hindi po. Kaya nga po, noon pa po, sinuggest ko itaas kasi sa inyo po portion yung San Simon Caltex, CDCP. Nagre-reklamo si Mayor Bobong. Nagre-reklamo si mga mayors. Ngayon, nagka-problema. Ngayon lang nyo nakita. Noon, sinasabi ko na sa inyo. Okay. Approve. Ang pagtaas ng tulay doon sa bandang San Simon ng NLEX, approve. Okay. Thank you, Mr. President. Boss, part po ng ano yan, ha? Public Works yung Tulaok Bridge. Oo. Public Works. Kaya nga nakapag-agree na sila dahil doon sa measurement na ginawa nila, ang tubig tumaas ng 0.7 meters, lalagyan pa ng 4.5 extra na meters para hindi na maabot. Kaya, malaka... Boss, sir, may papakilos na po sana ako sa malakas public works. Malakas si Mayor ano, sa DPWH, napagawa niya kaagad. Eh. Pakiusap din po sana sa DPWH. Yung trabaho po ng National Road, wag po sanang gawin sa araw ng tag-ulan during summer. Kasi nang alin? Yung papagtatrabaho po sa National Road. Hindi naman talaga pwedeng tag-ulan. Boss, ngayon po ginagawa eh. Ngayon po nag-start ang trabaho. Hindi kasi dapat tag-ulan eh. El Nino nga dapat ito. Yun na po sinasabi ko po. Kasi boss, yan ang problema ng climate change eh. No, I mean sir, public works. We are technically in El Nino period.
Pero tignan nyo naman yung ulan. Hindi talaga sumusunod. Anyway, okay. Let's recapitulate here. Okay, sir. On the emergency measures, yung immediate na kailangan gawin yung mga dredger. Okay po. Oh, pag-aralan natin, I'll talk to DPW, pag-aralan natin yung administration niyan. Opa. Para makontrol, ako ha, malaking kumpiyansa ko sa LGU. Eh. So, ang LGU kailangan involved. Para sasabihin ninyo, ginagawa o hindi ginagawa. Hindi ba? Thank you, sir. Oh, nakabantay kayo. May control kayo dun sa, I think that kahit na kayo ng, yung mga probinsya na malaki-laki, may kaya, baka sila ng, like Pampanga, can probably do it already. Hindi ba? That's a, we'll find a solution. On the longer term, or on the medium term, is the NLEX that we have to fix. And upon the manifestation of our good mayor of San Simon, mag-ano na tayo, talagang itataas na yung wala upgrade. Bakit ma? Totoo naman. And, we will raise the NLEX para hindi na mangyari itong nangyari ngayon. And then pag-aralan natin yung mga alternative routes, kagaya ng sinasabi niya, is that we can, yung mga truck, kaya naman yung baha. Baka pwede doon natin padaanin yung mga sasak, yung mga kotse doon sa taas. So we'll study that. Pero kung talagang pag nagawa na natin yan, pinataas na natin yan, hindi na natin magiging problema bukas ang NLEX. Wala na tayong 5 hours to Pampanga, wala na yan. Aakit na yan. In the longer term, we really have to study what we are going to do in terms of impounding. Kailangan natin pag-aralan ng mabuti dahil kung wala tayong gagawin, paulit-ulit na lang ito. Kahit mag-dredge tayo. Pag wala tayong gagawin, paulit-ulit ito. And kaya sinasabi ko may water crisis sa Pilipinas dahil tignan ninyo, ang lakas ng ulan, nagkakanda baha, kulang pa rin ang tubig. Dahil kailangan talaga natin pag-isipan paano natin kukolektahin yung tubig na hindi sinasayang na pag nakikita ko yung ilog umaagos papasok sa ilog sa dagat naiyak ako sabi ko sayang naman yung tubig basta pinababayaan na lang natin pumunta sa dagat. We have to do something else. So those are the steps that we will be taking. Do not worry when it comes to the LGUs. Kayo naman ay hindi namin basta sasagasaan na lang namin yung project. Bahala na kayo. Hindi namin gagawin yun. Unang-una, pag-aralan natin, it will be a very... kayo mag-a-approve nito. Hindi naman ma-approve ito kung ayaw ninyo. Kayo mag-a-approve nito. Nakukuha na ang 10% ng Candaba Swamp na para paglagyan ng impounding. Ngayon, kung may ma-displaced dyan, I will personally guarantee each and every single one of those farmers na lalagyan natin sila sa ibang lugar as equally as good na hindi naman sila mahirapan, hindi naman sila malugi dito sa bagong sistema. So, that I think is the situation as we find it in the very short term, in the medium term, and in the long term. Now, we were talking about infrastructure damage. Okay na tayo sa DSWD. Dole has also the tupad na meron kayong segment if you want to. Yes, Mr. President, magandang umaga po at magandang umaga po sa ating lahat. Sa bahagi po ng Department of Labor and Employment, nakahanda na po yung pagmamahagi ng tulong po sa dalawang programa. Una po yung TUPAD, yung tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers at displaced workers. Meron na po kaming alokasyon na humigit kumulang po mga 66 na milyon na makikinabang po ay humigit kumulang 14,000 residente doon po sa mga heavily affected na areas. Karagdagan po rito, meron din po tayong naiukol na amount para naman po sa Dole Integrated Livelihood Program. At ito po ang mga 7 local government units po sa lalawigan ng Pampanga mabibigyan po ng assistance. At patuloy po yung aming profiling ng mga naapektuhan. Initial po ito na
aming intervention at kami po ay nakahandang umalalay, umantabay upang makabaman po yung ating mga kababayan dito sa Pampanga na naapektuhan po nung nakaraang bagyo. All right, thank you Sec. Benny. Sige, I think that covers most of the issues that the flood has brought us. We have to continue yung assessment kasi alam ko kulang pa ito eh. Hindi pa kumpleto. Pati sa agri, pati sa infra. Kailangan natin tingnan na mabuti. Update, sir. We'll give you an update. Ariel, yeah. You have also a report. OCD. Sa OCD. Good morning, Mr. President. Good morning. We're supposed to report on the effects and interventions, but much of them have been fairly discussed already. So if all I right. may, sir, can I just discuss the post-disaster needs assessment? All right. Total, nandito po yung ating mga local chief executives. So as a, one of the most important ways forward, yung pagkanda po namin ng post-disaster needs assessment, wherein the regional directors of the line agencies such as DPWH, DOLE, of course, with the guidance of the OST, mag-uusap-usap po yan and then to identify the long-term solutions, aside from the ones discussed already this morning. Importante po yan because the end document, the recovery plan will be officially presented and approved by the NDRRMC for funding purposes po. So that we will be able to tap the NDRIM fund of the President. Yun po yung importante, sir, so that within 2 months, magawa ho natin yun. Although, on record, mga 4 months po inaabot. So we need the help of the LGUs, NEDA, and other national government agencies to fast track. Yun yung importante, which will include yung mga diniscuss natin. A more thorough official discussion on the alternatives which will be presented to the President. Anong nangyari dyan yung request for 5,000 kabans? Saan nag-request? Who made the request and to whom? From the province? Lord, ano pa, Pineda. Actually, for delivery na yan, na-approvan mo yan. So, wala pa pong deliberation. Yes, 3,000 po yung na-approve sa request pa. Within 2 months, magawa ho natin yon. Although, on record, mga 4 months po. So we have already a total of 121 million pesos na po yung worth of assistance. So from the governor, naghingi po sila ng Secretary Teodoro already committed last week. And in transit na po yung 2,000. So that's the 3,000. Hindi pa natin makompleto yung 5. Hindi pa, but we can do that. Let's work on that. The agri assistance, the DA kami will take make sure that mabigyan ng assistance both in terms of support in technical support at saka sa the issuance of seedlings, of new seeds for kung hindi na kayang habulin ang season. Will other yung high value crops at saka livestock, yun ang panghabol natin, pwedeng makabawi diyan. Infrastructure, yun, we'll wait for your assessment. This is what I always say. I know hindi pa kompleto ang mga report ninyo, pero kung ano meron kayo, padala mo na sa amin para makapaghanda na kami. Just keep sending your reports, lagay niyo lang this is not yet the complete report. Yes, sir. Para alam namin, but makita na namin where it's headed, what the numbers are para makapaghanda na kami. Yes, sa national. Okay. Sir, they've also submitted a list which is not included in the PowerPoint presentation. Requests such as boats and as mentioned, sleeping mats, marami pong detalye. Sleeping kits, hygiene kits, modular tents, sandbagging operations, jerbicans, rubber, and additional pati ho yung may nag-request but we don't know yung generator sets, but we will check kung sino po yung nag-request. Hindi na? Okay.
ihahabulin na lang po namin yung ano, yung sakso price. Actually, nag-prepare ho kami ng 6,000 eh. So we will just At least it's nakatabi na yan. Okay. Naka-reserve na yan for Pampanga. Opo. Sige, right. Magre-ready na po kami ng dilata para doon, sir. Oh. Yes, sir. Ma-match na po namin ng dilata kagad. Thank you po, Mr. President. Salamat. All right. That's so far what we have. Is there anything else that especially the sinasabi ni Secretary Pinsel San Antonio Medes? Sige, tignan natin kung San Antonio Medes, siya payag na. Remind everyone that the location of the impounding water impounding is not a political decision. It is a decision made for us by nature. Hindi kailangan natin sundan ang takbo ng lupa, ang takbo ng tubig. Hindi dahil pabor yung isa, pabor, malapit sa presidente yung isa, hindi, that doesn't work that way. Hindi natin pwedeng pagsasabihin, kami, papayag kami, malalagay na lang natin dyan. It doesn't work that way. We have to look at the terrain, we have to look at the where the water is going to go, where does it release, yun ang magde-decide para sa atin kung saan dapat ilagay ang impounding yung collection pool. So it is not again like all natural phenomena. This is not a political decision. It is a decision made for us by nature. So susunod lang tayo sa kung ano yung pinakamaayos para talaga masolusyonan natin ang problema. But again, you know, I will remind you once more that the greatest champion that you have for LGUs is your president, because I come from the LGU. So do not worry. Basta meron kayong kailangan sabihin sa if there's an objection o may problema o merong whatever, mas magandang suggestion, sabihan ninyo ako, nakikinig kami lagi sa LGU. Because kayong nakakaalam kung ano ba talaga ang mga pangyayari. At saka siyempre yung mga local, alam nila sinasabi dito nagbabaha, hindi diyan. Ba't kayo maglalagay ng dam diyan? Dito yung baha. Kayo magsasabi sa amin tungkol especially at that level, at that scale. So huwag kayong mag-alala, hindi namin gagawin ito na bahala na kayong lahat, basta gagawin namin ito dahil sa national. But once again, we are constrained by the nature of floods and of climate change. Wala, napilitan tayo. We just have to do some of these things na before, hindi natin kailangan gawin. But now, we have to do them already, or else, paulit-ulit na lang itong sitwasyon na ito. Anyway, is there anything else that anybody would like to bring up? Mga mayor natin, meron pa ba tayong pag-usapan? Please, go ahead. Good morning po, sir. Good morning. Sir, apalit Mayor Jun Tetangco po. Katabi ho nung San Simon na lumubog po. No? So, ang concern lang mo namin, sir, kung yung MacArthur po, yung portion namin, natapos po yung upgrading at saka naponduhan na nakumpleto po, hindi po nagkakatraffic ng ganyang kahaba sa NLEX kasi makakapag-divert po sa Apalit yung mga sasakyan. Ang problema ho, hindi po natapos yung daan doon at wala na yata ang pondo for this year yung sinasabi po. So, lumubog din po. Pero may portion na pong nataas. Sa akin lang po, sana ma-upgrade na po at matapos na po yung portion na yon. Kung nangyari po yun, hindi nagka-traffic po. Hindi natapos yung project? Opo, wala na daw pong pondo para sa MacArthur Highway. Yun po yung sinabi ho nila. MacArthur Road, sure yun. Kasi yung funding ng DPWH yearly pag-upgrade. Oo. Portion na iwanan pa, konti. Gano'ng kahaba?
Sir, DPWH, yeah. Gano kayo from San Simon Mr. na... Mr. President, multi-year po kasi yung funding. And then yung remaining, funded na po ng 2024, pero binigyan na namin instruction yung contractor na ituloy na niya yung project. Oh, okay. Kung nagawa po yun, Mr. President, hindi po nagka-traffic ng 6 na oras doon kasi madadivert po yung mga sasakyan sa makaratur po. Okay. Yeah. Okay, kaya gagawin na. Thank you po. No. Thank you, sir. It's already in the next budget. Apo. Oh, oh. Thank you. Last, wish that. Sige, go ahead, go ahead. Sige lang. Yeah. Mr. President, marami pong salamat. Kasi may proposal po kami sa Santo Tomas, right in between San Fernando and San Simon. Magkaroon din po ng NLEX interchange. At 80% completed na po. Kung ma-fast track po natin, baka maging alternate route po ng NLEX before upgrading po ng San Simon para tuloy-tuloy po ang NLEX. Yun lang po, Mr. President. Alright, so yung public works, meron mga kailangan meron tatapusin. Yeah. But hopefully, kailangan, kalsada laging kailangan yan. Pero hopefully, hindi na natin kailangan gamitin yun dahil pagka nagkabaha. Dahil yung NLEX nga, tataas na. So, lahat ng problema yan, mababawasan. Yung NLEX naman, yung hindi naman nagka-problema yung NLEX. Yung tubig. Hindi nasira yung NLEX, kaya naharang. Yung tubig. Tubig. Yung tubig ang nagharang doon sa NLEX. Yung NLEX maayos ang ano. Kung nakatrack ka nga, pwede. Pero that's why we have to identify the problem if we are going to solve it. Diba? Wag natin ako parang iniisip ko, ayusin natin yung problema. Yung problema, nababaha yung NLEX. So ang solusyon, itataas natin yung NLEX. So, hindi bale. But we'll still continue. Nasa budget naman natin yung nasa public works na yung mga budget doon sa mga surface roads. Oo, doon sa mga surface roads na kailangan na just in case mangyari ulit, God forbid mangyari ulit, meron na tayong alternative routes na sinasuggest ni Congress Huban. I'm sorry? Mike. Meron ba? meron pong good news. Hindi po kami puro bad news. I would like to publicly invite you po to inaugurate po our Masantol Delta Bridge. That is 800 million pesos po, spanning the left and right bank po of the Pampanga Delta. So finishing po sana by December. Sana po may good news naman po kami para sa inyo. Opo. And I would like to thank you po kasi naumpisahan po yan with President Duterte. Yeah. But the main bulk po ng construction was done po during your term. Yeah. So we will cut po the ribbon together po sa Masantol. Sige. Hopefully po sa December. All right. Okay. Pang Merry Christmas. Good news naman. Oh. All right. Okay. Okay, sir. Anybody, okay, anyone else? All right na tayo. Medyo sure, maayos na ang ating nakaka... Alam na natin yung gagawin. Oh, sige. So, anyway, let me again, we will just go through it again para maliwanag. Yung dredger, yun ang ating short-term solution, a short-term response, immediate response rather. In the medium term, we are talking about NLEX and patataasin natin para hindi na mabaha, hindi na maulit yung nagkatrapit na masyadong makapal. And then, balik tayo sa pagplano ng ating mga water impounding projects para, yun ang may dagdag pa yan eh. Pagka water impounding project, kasama na dyan, may irrigation niya, magagamit natin yan sa irrigation, magagamit niya sa flood control, pati sa freshwater supply ng mga bayan. So, but there is a way to do it. There is a way to do it na hindi masyadong ano. Ngayon, hindi natin pababayaan kung sino man ang ma-displace doon sa Candaba Swamp in case na makapag-agree tayo kung ano yung area kung saan nilalagay yung tubig. Pero I'm sure na pagka magkaroon na tayo ng specific project, you will be grateful for having that impounding project dahil meron kayong very good water supply kahit tag-araw. That's the idea. All right. Okay, thank you. Maraming salamat. Salamat.
Maraming salamat po, Mr. President. At sa punto pong ito, inaanyayahan natin ang ating Pangulo kasama si Special Assistant to the President Secretary Antonio Ernesto Lagameo upang iabot ang mga cheque na may kabuuang halagang 52 million pesos galing sa tanggapan ng Pangulo para sa mga naapektuhan ng bagyong Egay at Falcon. Una pong makakatanggap ang Provincial Government of Pampanga. Muli po, inaanyayahan natin. Una pong makakatanggap ang Provincial Government of Pampanga, Governor Dennis Delta Pineda, kasama si Vice Governor Lilia Pineda. Makakatanggap rin po ang probinsya ng tulong mula sa Department of Agriculture Regional. Makakatanggap ang Angeles City sa pamumuno ni Mayor Carmelo Lazatin Jr. Next po ay Palit Mayor Oscar Tetangco Jr. Next po, Apalit Mayor Oscar Tetangco Jr. Tinatawagan na rin po si Lubao Mayor Esmeralda Pineda. Ang tulong pinansyal po na ito ay first tranche pa lamang ng tulong na tanggap po natin mula sa Office of the President. Susunod po ay si Mayor Minali Mayor Philip Nagy. Tinatawagan rin po natin si San Luis Mayor Jason Sagun. Sa mga makakatanggap si Makabebe Mayor. Susunod po si Makabebe Mayor Leonard Torres. Tulong sa San Antonio Bustos. Susunod po si San Simon Mayor Abunjo Punsalan Jr. Makakatanggap rin ng tulong ang Candaba, natatanggapin ni Mayor Rene Maglangke. Makakatanggap rin ng tulong ang Santo Tomas na tatanggapin ni Mayor Johnny Sambo.
Susunod po ay ang Mexico. Mayor Teddy Tumang. May tulong rin para sa munisipyo ng Florida Blanca na tatanggapin ni Vice Mayor Michael Galang. Susunod po ang Mabalacat na tatanggapin ni Vice Mayor Gerald Guthrie Aquino. Susunod po ang Santa Rita. Santa Rita Mayor Anthony Salalila. Makakatanggap rin ng tulong ang Sasmuan. Sasmuan Mayor Catalina Cabrera. Susunod po ang Santa Ana. Santa Ana Mayor Norberto Gamboa. Santa Ana Mayor Norberto Gamboa. Susunod po ang Arayat. Arayat Mayor Maria Lourdes Alejandrino. Susunod po ang Porac. Porac Mayor Jaime Capil. After Porac, Bacolor Mayor Eduardo Datu. Bacolor. Makakatanggap rin po ang Guagua, Mayor Anthony Joseph Torres. After po ng Guagua ay Bacolor. Bacolor Mayor Eduardo Datu. And last but not the least, Magalang Mayor Ia Lourdes Lacson. Gracias.